Magandang araw sa inyong lahat mga kababayan. Pag-usapan naman natin po itong tsa-tsa banggaan ng mga politiko. Alright, and then si Senator Robin Padilla naman po ay meron pong paalala sa mga politiko, and I fully subscribe dito po sa kanyang sinasabi. Pagkatama po, ayunan natin, purihin natin kung magaling. Diba? Punahin natin kapag kamali, palpak. Eh, punahin po natin. Pero at this time, tama po yung sinasabi ni Robin Padilla rito. Bakit? Kasi kailangan na nating baguhin ang ilang provisions ng ating saligang batas. Kailangan po nating sumugal sapagkat sa mahabang panahon, sinasabi lang natin na sagabal ang saligang batas. Then, it's about time to amend the Constitution. Pero sabi nga ni Robin Padilla, ang People's Initiative daw po ay Vox Populi, Vox Dei. Ibig sabihin, the voice of the people is the voice of God. Kaya sabi niya, pag-usapan ng matino ang People's Initiative. Huwag gawing issue ng politiko at ambisyon ang nag-iisang kapangyarihan ng taong bayan. Di ba? Hindi po talaga ito dapat maging issue. Dapat po igalang nila ang karapatan ng partisipasyon ng mga Pilipino sa pagbabago sa saligang batas na pinapayagan pa o hindi ng mga Pilipino. Sabi niya rito, ibigay natin ang ating suporta sa People's Initiative. Okay, tama. I agree. Yan, I agree. Agree. Saludo ko dyan. Now, ito na ang mga dilawan, mga LP. Ah, sabi ni Boy Simangot. Ano ba sinasabi nito ni Boy Simangot dito? Grabe yung Simangot niya, no? Nagtatawa ng tuloy siya nitong dalawa. Ano sabi nila rito? The EDSA Puera, and the EDSA Puera Charter Change ad campaign is part of the Marcos family's continuing demonization of the EDSA People's Power Revolution, which ousted the Marcos dictatorship and helped install the Cory Constitution or the present 1987 Constitution. The ad is crudely crafted, and there is nothing substantial conveyed in the message. Well, yung ads naman po, nakita ko rin po, pangit ang pagkakagawa eh. Hindi rin malinaw yung mensahe para sa akin. Siguro dahil engot ako. Pero hindi ako natutuwa rin sa ads na yun. And I heard na it was taken down. Okay, so baka pagagandahin po nila. Well, I understand na magiging ganito po ang stand nito ni Boy Simangot. Kasi, ano to eh, opposition ito eh. At saka ang Liberal Party po, from the very beginning, ayaw po nila talaga ng amendments. Ayaw nila ng amyenda sa saligang batas. Maski panahon pa noong 1960s pa, ayaw na nila yan. Ang katawiran nga po nila, hindi na isasaing ang charter change. Tanga ang magsasaing ng charter change. Now, tinan niyo si Leila de Lima, nung sinasabi ni Leila, binuo ang 1987 Constitution para pigilan ang anumang muling pagtatangkang umabuso, manatili sa poder. Ibig sabihin, ito pong term limit ng mga politicians. Okay? Dapat pagdudahan ang nasa likod ng basurang patalastas na ito at ang mga sabik na sabik at nagmamadaling baguhin ang saligang batas. And again, mga kababayan, ang ipinupus naman po kasi ng ating Kongreso nito ni Martin Romualdez at ng Pangulo is the economic provisions. Kasi nga, di ba sabi ng Pangulo, kailangan niyang gawa na ng paraan. Dahil hindi nagmamature yung mga ano niya eh. Hindi nagmamaterialize rather itong mga pledges. Tapos si isa lang nire-reklamo nila. O, di ba? So, polisiya ng gobyerno. O, di ayan ha, ginagamot na ng presidente. Okay, now ito naman po, House Leader Support Economic Cha-Cha. Okay, sabi nito ni Representative Don Gonzales, we're urging the Senate, which has consistently resisted any form of charter change. So nga naman, laging ganun po ang Senado natin eh. O, lalo na yung party na buboto sila ng two-third votes. Pag sinabing Congress kasi, as a whole, ini-insist ng mga kongresi, ng mga senador, hindi pwede, talo kami sa inyo. Lahat man kami bumoto, ilang kayo, 300 kayo. Diyos ko po, tunaw agad ang boto namin. So ang gusto nila, kanya-kanyang boto. Ito yung issue pag-uusapan, let the Senate team vote. Diba, sa isang issue pinag-uusapan, let the Senate team, the Congress team
vote and then get the two-thirds vote. So yun po yung gusto. And luckily, pumayag na po sa ganyang kondisyon si Martin Romualdez just to get this done, this job done. Okay, now sabi rito naman ni Richard Gomez. Ni Don Gonzales pa rin. Sabi niya, we are urging the Senate, which has consistently resisted from any charter change, to heed the clamor of the business sector. We can accelerate capital formation and hasten our economic growth for the benefit of our people if we can introduce constitutional reform. From Richard Gomez naman, nobody has to pay or bribe me or any other lawmakers when it comes to pursuing for constitutional reforms, which I believe will truly help our economy and improve the lives of our people. Okay. Ito naman si Barbers. Sabi niya, more foreign investments will mean more jobs, more economic activities, and more income for our people. That is why constitutional amendments focused on the economic provisions are urgently needed. So yun naman po kanilang mga stand. Okay. Now, ito naman dalawa, mga senador. Sabi naman ito ni Joel Villanueva, huwag po nating linlangin ang taong bayan na kailangan natin ng charter change para solusyunan ang problema ng lipunan. Coming from the Liberal Party. LP yan eh. Oh, na katulad nila lagman, talagang ever since ayaw po ng LP ang charter change. Sabi rito, hindi po ito ang sagot sa kumakalam na sikmura. Sabi niya, kawalan ng trabaho sa parating na El Nino at sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Then, ano ang solusyon, Senator Villanueva? Ito yung sinasabi ni PBBM. Alam mo, opposition, napakadali nga ng trabaho nila eh. Bakit? Kasi naging opposition siya dati, sila ni Pinoy, nung nasa Congress sila. Ano po kasi ang ginagawa lang ng opposition? Di nila kinakailangan mag-isip ng ikaayos. Ang gagawin lang nila, mag-isip kung paano makatutol. And this is what they're doing. Sabi niya rito, hindi raw po. Ano, sabi sa iyo, kapag ka naging matagumpay, ang pagpapalit no, yung amendments, tapos yung mag-materialize itong mga investments na secure ng presidente, may pakinabang pa rin naman po para lalo na sa darating na panahon ng El Nino. And then yung presyo ng mga bilihin na mga tumataas na presyo ng bilihin na hindi naman po natin mahahatak pababa unless i-subsidize ng gobyerno. Magkakaroon ng gobyerno ng pera pang subsidize. Diba? Eto pa, sabi ni, dito ni Ejercito naman, ni JV, too many problems to fix and too many challenges that need attention. Clearly, political bickerings and charter chains will surely affect goals what has been laid down. Personally, would rather concentrate on surmounting to these challenges. It's all about timing. Well, yun ang nakikita naman nila. Na to surmount the predicaments, the problems, no, ay amiendahan natin ang saligang batas. Diba? It's been a clamor from the business sector. Pinakinggan natin, hindi naman natin bibigyan ng pagkakataon na isagawa na matugunan yung kanilang inireklamo. Mali pa rin naman yun. Sabi tuloy ni Richard Gomez, sino may mga tao na natatakot sa constitutional reform, sa pagbabago ng saligang batas? Sabi niya, walang iba kundi itong mga politiko na nag-iisip na yung kanilang term limits, yung paninilbihan nila, magbabago, mapapaikli, o baka po maibasura. Sabi niya, ang dahilan, sabi niya, a reason which is totally self-serving, di ba, and selfish. O, tama naman yun eh. Merong mga pumapalag dyan, merong mga ayaw-ayaw, kasi inaalala nila, baka mangyari po, kapag ginalaw itong politics side, maglaho silang parambula. Diba? Maging legit na sila po ay nalusaw. Yun naman ang isang iniisip nila. Alam nyo, yung mga ganyang klase dapat, pinag-uusapan yan ng maayos, katulad yung mga fear
nila, yung mga fears nilang ganyan. So pag-usapan nila yan, yan nga yung pinapayo rito ni Senator Robin Padilla. Diba? Igalang ninyo ang boses ng taong bayan, huwag ninyong sabotahiin, huwag ninyong madaliin sa pamamagitan ng mga maling impormasyon na sinasabi sa mamamayan at hindi binabanggit kung ano-ano ang mga halimbawa ng economic provisions para po doon sa mga kababayan natin na ano na unang-una eh walang sapat na pinag-aralan, pangalawa hindi po ganoon ka ano sila ka alam kaalam nila doon sa ano sabi na hindi sila ganoon ka familiar po, okay, sorry, hindi sila very familiar sa usapin po ng politika. Oh, di ba? Kaya dapat po eh pag-usapan yung mga differences, but do not block in. Okay, do not block this because this is the voice of God. And I agree with this. Kaya sabi ko, yung mga tumututol katulad ni Pulong, katulad ng ilang mga ganito na si Villanueva, ang dapat pa ho nilang gawin ay ano, tawag dyan. Oh, sana yun. Ito, si Villanueva. Ang dapat pong gawin nila rito ay yung information dissemination campaign. Yun po yung kanilang dapat na palakasin. Tulungan nila sa tamang pagpapaliwanag yung mga nagpapapirma. Nang sa ganun, ma-pick up ng mga tao, maintindihan na lang maigi ano ang kanilang pinirmahan. Diba? Importante po kasi yun na malaman ng mga tao. Diyos ko po. Okay.